Kaso nga lang, habang kasama ko sila papunta doon sa Cavite, napag-alaman ko din na taga roon din pala sila. Pero ang ipinagtataka ko, doon naman pala sila nakatira sa Cavite. Eh bakit pa sinadya kung saan ako nakatira? Eh kilalang manggagamot naman yung kaibigan ko doon sa lugar. Ang paliwanag nila sa akin, dahil daw doon sa tumutugis na mga kamag-anak ng nanay ni Lore. Kaya napilitan silang umalis ng Cavite at tumira na lang sa may San Rafael. Matagal nang nanggagambala ang mga kapatid ni Lore. At hindi lang siya ang napinsala. Marami na ring ibang tao ang nadamay. Kaya paulit-ulit ko ring ipinagdarasal na sana mawakasan na ang kanilang pamiminsala sa ibang tao. Alam mo ba, naghahanap lang ako ng pagkakataon. Pero sadyang mailap ang mga kapatid ni Lore. Hindi ko sila mahuli. Alam ko din na sa kami rin nangungupahan si Lore. At alam ko ang bawat kilos niya. Pinag-aaralan ko ang buong angkan niya upang makatulong. Pero ibang-iba si Lore sa mga kapatid niya, maging sa kanyang mga kamag-anak. Meron siyang prinsipyo na hindi siya magiging masamang aswang kagaya ng lahi nila. Naintindihan ko naman si Manong na iba talaga si Lore kumpara sa mga kapatid niya. Pero sadyang nabigla ako sa sinabi ni Manong sa akin. Alam niya pala ang kwento ng buhay ni Lore bago pa man ako lumapit sa kanya. Pero, teka Manong, eh kung gano'n naman po pala, alam nyo naman po pala kung sino ang umaswang sa kapatid ko. Eh bakit hindi nyo po sinabi sa akin kaagad? Para naman, hindi ko na kailangan magsaliksik. Sana po sinabi nyo na lang ng diretsyo. Hindi din kasi ako sigurado. Hindi pa ako ganun kakampante nung nagkita tayo sa unang pagkakataon. Pero nang makarating ako sa bahay nyo, doon sa mga bakas ng marka sa paligid ng bahay, naging payapa na ang kutob ko. Pero hindi ko sa iyo sinabi kaagad. Baka kasi pagbuntungan mo ng galit si Lore, kaya hinayaan ko na lang na ikaw mismo ang makaalam ng katotohanan. Pasensya ka na. Pinoprotektahan ko lang ang mga mabubuting aswang. Hindi na ako nagsalita matapos magpaliwanag ni Manong Eman. Mas lalo akong nalito sa mga nangyayari. Hindi ko lubos na maisip na meron palang koneksyon ang lahat. Napatingin ako sa isang bahagi habang nag-iisip ng malalim. Sobrang hiwaga ng mundo ng kababalaghan. Kung hindi mo ito nanaisin na alamin, hindi mo ito mapapansin at hindi mo rin ito matututunan. Mananatili kang inosente at walang alam kung hindi mo nanaisin na maghanap ng kasagutan. Kung magiging sarado ang iyong isipan sa mga hindi karaniwang paniniwala. Matapos naman naming mag-inuman ni Manong, nagpaalam na ako sa kanya. Pero merong ipinayo sa akin si Manong bago ako umalis. Joseph, wag na wag kang magpapakita ng takot kapag nagkaroon ka ng pagkakataon na makaharap ang isang aswang. Sa oras na maunahan ka ng takot, madali na para sa kanila ang umatake. Madali na para sa kanila na patayin ka. Kailangan mo mag-isip ng paraan bago ka gumawa ng hakbang. Pero sa tingin ko naman, kaya mo na sila.
nagawa mo nang pumatay ng aswang. Pero ang paalala ko, wag na wag kang magpapakampante. Wag po kayong mag-alala, Manong. Alam ko po ang ginagawa ko. Ang ikinakabahala ko lang po sa ngayon, hindi ko po alam kung kailan aatake ang mga aswang. Hindi ko po alam kung bigla na lang ba silang darating. Yan. Yan ang sinasabi ko. Dapat palagi kang magmased upang hindi ka maunahan. Sige na. Mag-iingat ka sa araw-araw. Protektahan mo si Lore. Gabi na nang makarating ako sa lugar ni Lore. Bumalik sa akin ang mga alaala nung unang merong nangyari sa akin. Ito yung bigla akong nawalan ng malay, pati na rin ang nangyari sa aking kapatid. Nang makarating naman ako sa bahay mismo ni Lore, nagtataka ako kasi bukas ang ilaw. Marahan kong sinilip ang bintana at nakita ko si Lore sa loob. Nasa may bandang kusina at naguhugas siya ng braso. Uy, huwag ka nang pasilip-silip pa dyan. Alam ko namang nandyan ka eh. Pero bakit nauna pa ako sa'yo? San ka ba nang galing? Tignan mo na, amoy alak ka pa. Wika yan ni Lore habang tinungo niya ako sa labas ng bahay. Hindi naman ako sumagot sa kanya. Dumiretso ako sa may lababo upang maghilamos ng mukha. Alas 8 ito ng gabi. Muli akong lumabas upang bumili ng sigarilyo. Pero hindi pa ako nakakalayo doon sa bahay. Biglang nanigas ang aking katawan. Para bang huminto ang galaw ng buong paligid. Wala akong narinig na kahit anong tunog maliban sa tibok ng puso ko. Naging napakabaho at napaka maalinsangan ng paligid. Ilang saglit pa, may nararamdaman akong paparating. Malayo pa lang sa akin yung tao. Namukaan ko na kung sino siya. Si Annabelle. Nakapalda ng kulay itim at nakasuot din siya ng long sleeve na itim. Kitang-kita ko sa buhok niya na lumulutang ito na para bang may sariling buhay. Ang anyo niya ay normal na tao, pero napakabagsik ng kanyang mata. Nanlilisik ito at pulang-pula ang paligid. Kita ko rin sa kanyang kamay ang panggigigil dahil nakabuka ito habang nanginginig. Kahit anong piglas ko sa aking katawan, hindi ako nakakagalaw. Tanging ang mga mata ko lang ang nakakakilos. Ilang saglit pa ang lumipas. Bigla kong naikilos ang aking katawan nung humarang si Lore sa harapan ko. Nagwika siya nang, "Pumasok ka sa loob, Joseph. Dalian mo." Hingal na hingal ako ng mga oras na ito. Akala ko noon yun na ang katapusan ng buhay ko. Pero mabuti na lang, kaagad dumating si Lore. Hindi ako pumasok sa loob ng bahay. Matapang akong nagsalita ng, "Bakit? Anong gagawin ko doon? Manonood? Habang nagbubuno kayong dalawa?" "Hindi. Hindi ko gustong pumasok sa bahay. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumasok, Lore." "Hoy!
Ikaw, Annabelle! Hindi mo makayang lumaban ng hindi nanlilin lang. Kailangan mo pang hindi pagalawin yung katawan ko. Isa kang duwag. Lumaban ka ng patas. Mano-mano! Hindi yung gagamit ka pa ng orasyon para hindi ako makakilos. Aswang ka, di ba? Normal na tao lang ako. Kaya huwag kang duwag. Masyado mo akong pinapatawa. Talaga bang isusugal mo ang buhay mo para sa isang aswang na katulad ni Lori? Baliw. Maliban doon, isa ka pang hangal. Lori, kapatid, baka gusto mo munang umatras. Hayaan mong maging bayani yung kasintahan mo. Huwag mong ipagkait sa kanya ang tapang ng isang lalaki. Hinawakan ako ni Lori sa balikat at dahan-dahang itinulak patagilid. Unti-unti siyang naglalakad paabante. Habang ginagawa niya yon, napansin ko ang pangingilid ng luha sa kanyang mata. Pero seryoso ang kanyang muka na parang asong galit na galit. Mabilis niyang tinungo si Annabelle. Inambahan niya ng isang kalmot. Pero hindi tumama. Sinalo ni Annabelle ang kamay niya. Matapos nun ay sinakal si Lori. Paulit-ulit inuntog ang ulo ni Lori sa puno ng kainito. Sadyang mas malakas ang puwersa ng kapatid niya. Awang-awa ako sa itsura ni Lori dahil nakatitig siya sa akin habang pinapahirapan siya. Hindi na ako nakapagpigil. Tumakbo na rin ako papalapit kay Annabelle. Pero inihagis niya sa akin si Lori habang tumatakbo ako papalapit sa kanya. Mabuti na lang nasa loko ang aking kasintahan. Nagpagulong-gulong kami sa lakas ng pagkakahagis. Nabangga kami sa isang pader at sumuka ng maraming dugo si Lori. Lupaypay na ang kanyang katawan at halos hindi na rin siya makapagsalita. Pero ang pinagtataka ko, sa lakas ng pagkakabangga namin doon sa pader, wala akong naramdaman na sakit sa katawan. Sa isip ko, teka, ito na ba yung sinabi ni Manong? Ito na ba yung orasyon na nilagay niya sa inumin? Nakakamangha. Nadagdagan nga ako ng lakas. Ilang sandali pa ang lumipas. Pilit gumagapang si Lori patungo kay Annabelle. Hindi ko na nakita sa kanya ang pagiging aswang. Isang tao na lang siya at halos wala na talagang buhay. Madali ko naman siyang pinigilan at inalalayan papasok sa loob ng bahay. Ano bang ginagawa mo? Saan tayo punta? Huwag mo ipasok sa loob. Mamamatay ka! Wikayan ni Lori habang isinasara ko yung pintuan ng bahay. Ramdam kong umiinit ang bahaging noo ko. Hindi ko napansin na meron pala akong sugat. Wala kasi akong nararamdamang sakit. Miski kamay at tuhod ko, napakarami na ring dugo. Pero wala akong nararamdamang hapde. Pagbalik ko ng tingin kay Annabelle, wala na siya sa pwesto niya.
tumakbo siya papunta sa may creek, patungo sa may talayban. Marahil gusto niyang lumipat ng pwesto dahil sa nagawa naming ingay. May iilang tao kasing lumabas ng bahay nila at wala ring tigil sa pagtahol ang mga aso. Kaagad naman akong sumunod kay Annabelle. Oh, bakit ka tumatakbo? Takot ka? Takot ka sa mga tao? Wala ka pala eh. Duwag! Traitor! Nasa likod ng bewang ko ang punyal noon. Hindi ko ito ipinakita kay Annabelle dahil nag-aantay ako ng tamang tiyempo. Kailangan kong umisip ng paraan, kagaya ng ginawa ko sa kanyang kapatid na si Jasmine. Hindi ako gumawa ng kahit anong kilos. Inaantay ko na siya mismo ang lumapit sa akin upang madaling itarak sa kanya ang punyal. Pero nakatitig lang sa akin si Annabelle. Walang emosyon ang kanyang muka. Bagamat anyong aswang, walang bakas ng gigil sa kanyang muka. Talagang nakatitig lang siya sa akin. Alam ni Annabelle ang takbo ng isip ko. Oh, ano bang ginagawa mo? Bakit hindi ka lumapit? Halika dito! Sumugod ka! Kahit anong sabihin ko kay Annabelle, hindi pa rin siya nagsasalita. Dahan-dahan siyang ngumiti at unti-unting naglakad papalapit sa akin. Pero isang iglap, nawala siya sa aking paningin. Lumingalinga ako sa buong paligid, pero biglang merong bumaon sa aking balikat. Nakabaon ang kuko ni Annabelle sa aking likod. Hindi ko naramdaman ang presensya niya. Sobrang bilis ng kanyang pagkilos. Mahigpit niyang hinawakan ang kaliwang bisig ko. Mabilis kong binunot yung punyal at winasiwas ito ng paulit-ulit. Dahil doon, nabitawan ako ni Annabelle at bumagsak ako sa lupa. Hanggang sa may isa pang aswang ang lumitaw. Lalaki ito at sobrang laki ng kanyang katawan. Mabilis niya akong binangga at inararo patungo sa talayban. Pabor naman ito para sa akin, dahil paulit-ulit kong itinarak yung punyal sa kanyang likuran. Kita ko ang pagsubsob ng kanyang muka doon sa may talahib. Mabilis namang sumunod si Annabelle. Kinagat ako sa aking batok. Nagpaikot-ikot kami sa lupa hanggang sa mahawakan ko ang kanyang buhok. Sasaksakin ko na sana, pero nahawakan nung lalaking aswang yung kamay ko. Inipit niya ang aking leeg, kaya hindi ako nakagalaw. Nabitawan ko si Annabelle. Napansin kong sumuka ng dugo yung lalaking aswang dahil sa dami ng saksak sa kanyang likuran. Naramdaman ko na medyo lumuluwag ang paghawak niya. Kaya naman mabilis akong humarap at paulit-ulit na sinaksak ang kanyang dibdib. Umangil ng napakalakas si Annabelle. Kasabay niyan ang walang tigil na pag-iyak nang masaksihan niya yung ginawa ko sa lalaking aswang. Manuel! Manuel! Mahal ko! Habang umaangil at paulit-ulit na umiiyak, unti-unting nagbabago ang katawan ni Annabelle.
Kitang-kita ko ang paglukot ng kanyang mukha at ang napakasamang titig sa akin. Kaagad kong hinanda ang sarili ko sa kanyang pag-atake. Pero tumayo si Annabelle. Meron siyang kung anong ibinulong sa kanyang sarili. Muli na naman siyang nagbago ng anyo. Lumalagotok ang kanyang buto at nagbibitak-bitak ang kanyang balat. Yung mga mata niya ay unti-unti ding lumalaki. Humahaba ang kanyang nguso na tila ba isang aso. Yung buhok niya ay dumadami at nagkakaroon siya ng makapal na balahibo sa likuran. Lumaki din ang kanyang paa at yung kamay niya ay halos umabot na sa lupa. Nakakakilabot ang itsura ni Annabelle. Wala nang bakas ng tao sa kanya. Haluan pa yan ng nakakakilabot at garalgal na boses. Muli na namang nabulabog ang mga tao sa bayan. Nakita kong pupuntahan nila kung nasaan kami ni Annabelle. Kaya naman, kaagad tumakbo papalayo si Annabelle upang hindi kami makita. Nasa may bandang ilog na kami noon. Ito yung lugar ng pagitan ng kamarin at bagong silang. Habang sinusundan ko si Annabelle, dinala niya pa ako sa isang napakalibleb at madamong lugar. Lagpas tao na ang damo doon. Bigla ko siyang hindi naramdaman. Hanggang sa isang malakas na kalmot ang tumama sa aking dibdib. Hindi ko alam kung saan nang gagaling kasi puro damo lang ang nasa paligid ko. Hanggang sa mabilis na kaluskos ang paparating sa akin. Narinig ko ang nagsisibali ang sanga at damo. Kaagad akong dumapa upang makaiwas kung sakaling aatake siya uli. Pero pagkalagpas niya sa akin, nahagip niya ng kalmot ang aking bisig na nagdulot ng sobrang laking sugat at pagkamanhid ng katawan ko. Ramdam ko ng mga sandaling ito na tila ba nasasaktan na ako sa bawat pag-atake ni Annabelle. Napaupo na ako sa sobrang sakit at sumisirit na rin ang dugo sa aking sugat. Unti-unting pumapasok sa isip ko na ito na ang aking katapusan. Wala na akong magagawa. Pero sa halip na sumuko, nakipaglaban pa rin ako sa kanya. Ama, kayo na pong bahala sa akin. Kung ito po ang nais nyo, lubos ko pong tatanggapin ang aking kapalaran. Wika ko yan habang nakatingala sa kalangitan. Naririnig ko na ang paglapit sa akin ni Annabelle. Itinukod ko sa lupa ang kaliwang kamay ko at bahagyang umupo ng kaunti. Maigi kong pinakiramdaman ang bawat pagkilos niya. Habang yung kanang kamay ko na puro sugat, ay pilit kong hinihigpitan ang paghawak sa punyal. Pansin kong sobrang lapit na ni Annabelle. Kaya naman sinalubong ko na siya. Nagkabanggaan kaming dalawa at mahigpit niyang niyakap ang katawan ko. Naramdaman ko ang sakit ng kanyang kagat at ang pagbaon ng kanyang kuko sa aking katawan. Muli kaming nagpagulong-gulong sa lupa ni Annabelle. Mas bumabaon ang kanyang pagkagat at halos butasin niya ang aking laman sa pagtusok ng kuko.
Pero ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lang siyang hindi kumilos. Naitara ko pala sa kanyang noo ang punyal. Nakadilat ang kanyang mata. Nakayakap sa akin. At unti-unti siyang nagiging tao. Kaagad ko siyang itinulak papalayo upang makaalis na ako doon sa lugar. Pero napakadami ko ring tinamo na sugat. Punong-puno na ng dugo ang aking katawan at hindi na rin ako makahinga ng maayos. Marahan akong tumayo upang maglakad. Pero ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko, lumabo na ang aking paningin. Ang huli kong nasilayan, meron akong nakitang isang tao na papalapit sa akin. Hindi ko na nakilala kung sino siya. Bigla na lang akong natumba sa kanyang harapan. Matapos nun ay hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari. Nagising na lang ako. Nasa ospital na. Nasa gilid ko si nanay at ang ate Rowena ko. Ayon sa kanila, dinala daw ako sa ospital dahil sa malubhang kalagayan. Ayon sa doktor, napakarami daw bakas ng saksak sa aking katawan. Halos isang linggo na daw akong walang malay. Hindi daw nila kilala kung sino ang naghatid sa akin sa ospital. Basta isang matanda daw ang nakita nila. Ayon daw doon sa matanda, nakita niya akong nakahandusay sa may kalsada. Nang mga sandaling ito, wala akong ideya kung sino yung sumalubong sa akin. Medyo natawa pa nga ako sa resulta ng kinalabasan. Saksak daw sabi ng doktor. Pero kung alam lang nila, nagaling ito sa isang aswang. Teka. Kumusta kaya si Lori? Maayos kaya yung karamdaman niya? Kailangan ko na magpagaling. Kailangan ko siyang puntahan. Nakaramdam ako ng pag-aalala dahil masama din ang kalagayan ng aking kasintahan. Pero sigurado akong patay na si Annabel at kanyang asawa. Pero teka, ano kayang nangyari sa bangkay nila? Baka naiwan yun doon na. Baka may nakakitang ibang tao. Saka yung punyal, nasan kaya yun? Kailangan ko na talagang pumunta doon. Ilang linggo pa ang lumipas. Nakalabas na ako ng ospital. Pero naka-wheelchair pa din. Nanatili pa ako sa bahay ng ilang linggo bago ako makalakad at makalabas ng bahay. Pero merong pa ring suporta ang aking kamay dahil nakasimento ito sa tinamong bali. Ang una kong ginawa ay balikan ang lugar ng pinangyarihan ng kababalaghan. Hapon na nang dumating ako sa lugar. Sinuri ko ang paligid kung saan kami nagbuno. Makikita doon na may iilan pang tuyong dugo malapit sa bahay ni Lori. Tumungo din ako doon sa may ilog. May mga dugo pa rin doon. Maigi kong sinariwa ang mga pangyayari. Magmula kung paano ako inatake ng aswang at kung paano ko ito napatay. Nakakunot ang aking noo habang tinitignan ang bawat anggulo. Maya-maya pa,
Isang boses ang narinig ko sa likuran. Ah! Mabuti naman at gumaling ka na. Nako, pangalawang beses mo nang kamunti kang mamataya. Oh, eh bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nakakita ng multo ah. Hindi ako nakapagsalita kay Manong. Nagulat ako dahil nasa likuran ko siya. Matapos ko siyang titigan, nagbuntong hininga ako at nagkipit balikat. O bakit? Nagtataka ka kung paano ka nakarating sa may ospital. Ako ang nagdala sa'yo doon. Pasensya ka na. Hindi ko naabutan ang pangyayari. Nahirapan kasi akong pumunta dito sa lugar. Wala akong masakyan eh. E buti sana kung aswang ako. Madali akong makakapunta dito. Oo, Joseph. Nakita kitang gumagapang dyan. At matapos nun, pinilit mong tumayo. Pasuray-suray ka ng paglalakad. Kaya nagmadali na ako para masalo ka. E baka malaglag ka uli pabalik sa ilog eh. Inalalayan kita. Pero bumigat na ang katawan mo. Hanggang sa nahimatay ka na. Nakita ko yung katawan ni Annabel. May kumuha na isa pang kauri niya. At mabilis na ding naglaho. Hindi ko na sinundan dahil kailangan kitang dalhin sa ospital. Ang sinabi ko na lang dun, natagpuan kitang nakahandusay sa may kalsada at puro sugat. Wala naman kasing maniniwala sa akin kapag sinabi kong aswang. Minabuti ko na ring itago ang pangalan ko. At ibinigay ko na lang yung wallet mo dun sa reception para matawagan yung pamilya mo. Nga pala, Joseph, nasa akin yung punyal kung hinahanap mo. Ah, yun po pala yung nangyari, Manong. Pero, maraming salamat po ah. Si Lori po. Nakita niyo po ba siya ng mga sandaling yun? Malubha po kasi yung kalagayan niya eh. Kumusta po siya? Naglakad papalapit sa akin si Manong. Umakbay siya sa akin at paulit-ulit na tumango. Alam mo, Joseph, kinakailangan tayong maging handa sa anumang pagsubok na darating sa ating buhay. Kagaya ng mga nangyari sa'yo at kagaya ng mga mangyayari pa sa'yo sa hinaharap. Mahirap man tanggapin. Si Lori. Po? Bakit po? Ano pong nangyari kay Lori? Wala na si Lori. Hindi kinaya ng katawan niya ang mga natamong sugat. Bago pa man ako pumunta sa'yo, dinaanan ko ang bahay ni Lori. Pagsilip ko sa bintana, nakataob sa sahig at wala na siyang buhay nung araw na yon. Sinubukan kong salbahin, pero huli na ang lahat. At kung sakaling naabutan ko siyang merong buhay, wala na rin akong magagawa. Talagang wala ng pag-asa na maisalba ang buhay niya. Basag na ang kanyang bungo. At sobrang daming dugo ang nawala sa kanyang katawan. Pasensya ka na, Joseph, ha? Meron ding kumuha ng bangkay ni Lore. At marahil isang aswang din ang kumuha sa kanya. Kailangan nilang gawin yon upang mapangalagaan ang kanilang lahi. Kusang tumulo ang luha sa aking mata. Matapos kong marinig ang sinabi ni Manong, sobrang sakit sa pakiramdam. Pero, wala naman akong nagawa kung hindi tanggapin ang nangyari. Pero, Joseph, mabuti na lang at napatay mo na ang mga kapatid niya. Matitigil na ang karahasan
at panggagambala sa iba pang tao na pwedeng madamay. Alam kong mahirap ang kinakaharap mo ngayon. Pero malaking pagbabago ang nagawa mo. Maraming salamat sa tapang mo, Joseph. Maraming tao ang maliligtas at binigyan mo ng matinding kaligayahan ang buhay ni Lore. Hindi ko lubos maintindihan ang lahat ng nangyari. Nagsimula ang lahat sa isang babaeng nakilala ko. Hanggang sa nagkaibigan kaming dalawa. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala ang magiging katapusan. Napakahirap na misyon ang ibinigay sa akin ng amang may likha. Hindi ko lubos maintindihan bakit sa akin pa ibinigay ang ganitong karanasan. Marami namang ibang tao ang mas malakas kaysa sa akin at mas matapang ang kanilang loob. Pero malaking aral ang ibinigay nito sa aking buhay. Dahil dito, nagbago ang pananaw ko sa hindi karaniwang bagay at sa mga nilalang katulad ng aswang. Lumipas ang maraming araw, linggo, buwan at maraming taon. Naging maayos din ang lahat. Tunay ngang sa paglipas ng panahon, humihilom din ang sugat, pero nananatili ang bakas. Sa paglipas din ng panahon ay nakakita na ako ng bagong kasintahan. At yung kapatid ko ay nakapagbuntis na uli. Lumipat na rin ako sa ibang trabaho at namuhay ng payapa. Hanggang isang gabi, habang naglalakad ako pauwi sa amin, may nakita akong isang matanda. Nakaupo siya sa may lansangan. Ilang sandali ay merong huminto sa kanyang harapan. Marahan itong lumapit doon sa matanda at inabutan niya ng pagkain. Hindi ko sila masyadong makita dahil nasa kabilang kalsada ako at madilim ang paligid. Hanggang sa humarap yung nagbigay ng pagkain at tinamaan siya ng ilaw na nagmumula sa kotse. Sandali kong nasilayan ang kanyang muka at biglang nawala. Kumabog ang aking dibdib dahil hindi ako maaaring magkamali na ang nakita ko ay si Lori. Ayun mga kaninuno, maraming salamat sa pagsuporta hanggang sa huling episode ng kwento na ito. Kaunting opinion ko para sa ending ng kwento, para kasing nakita niya uli si Lori. Dalawang bagay yung nakikita ko dito. Una, hindi kasi sigurado kung namatay ba talaga si Annabel o namatay nga ba talaga si Lori. Ayon kasi sa kwento ni Manong, merong kumuha ng kanilang bangkay. Marahil pwedeng nangyari, nagkasundo na yung kapatid ni Lori at siya na titigilan na nila si Joseph kapag hindi na nagpakita si Lori sa kanya. O maaari ding patay na talaga si Annabel, si Lori na lang talaga yung lumayo para tigilan na si Joseph ng iba pa nilang kapamilyang aswang. Or meron ding possibility mga kaninuno na namalikmata lang siya. Ganun kasi talaga minsan, kapag nagkaroon tayo ng matinding connection sa isang tao, biglaan na lang natin siyang nakikita. Yan lamang mga kaninuno, naway na gusto ninyo ang ating istorya. Para naman sa susunod na upload, abangan natin ang pagbabalik ng istorya ni Anwa. Pero ngayon, ang kwento ay tungkol naman sa kanyang magulang. Sa kanyang magulang, na umibig din sa isang aswang. Abangan natin yan mga kaninuno.
Muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na suporta at pagmamahal para sa amin. Yan lamang. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam.